na pala tong assignment? Hindi ko alam ah. Hey pre, may share! Dalihan mo dyan! Huwag mong pinaghahantay yung mga guwapo dito ha! Pre, pre, sige! May naginip ka! Okay ba ako? Okay po. Sige ako, sige. Sige ka ba dyan? Share! Gutom na ako. Isang ako dito, mukulong na. Ano ba tong mga kaibigan ko na to? Pero teka. Ano kayong mga nagawa ng mga to para sa environment? O ito kaya si Prang. Ano kayong natulong nito sa environment? Ito nga pala si Prang Vigamon, 21 years old, from Bet MP 4A. Ito yung tropa kong napakatangkad, feeling guwapo, pero malinis sa katawan. Habulin nga ito ng chicks eh. Pero never ko pa itong nakita gumamit ng tissue. Dahil lang sabi nga niya, Boy, ito pa niyo, boy. Kung nagamitin niya ang tissue, labang mo na lang yan. Makakawa ka naman sa mga pula. Sa pagkakaalala ko, si Frank din pala yung sobrang mapagmahal sa hayop. Ay, oo nga pala. Vegetarian nga pala siya. Dahil lang sabi nga niya, Ayan. 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 Kaya kapag nag-plant-based diet ka, makakatulong ka sa pagbawas ng makakatulong ka sa kalikasan natin. Maganda pa pangatawan mo, gaya ko. Mali ko. Pinangalas na to. Tingnan ko gulay. So, gusto mo? What? Ang sarap nga, eh. Ayan. Sarap ah. Sarap nga yan. Ito kayang si Mark. Ito naman si Mark Kines from Bet MT4A. Para sa akin, siya yung pinakamatalino. Puno lagi sa lahat ng subject. Pero ano nga bang nagawa niya itong maganda sa environment? Teka. Uy par, pinagawa mo dyan. May assignment ba tayo? Wala boy. Nag-delete lang ako ng mga unnecessary email. Oh? Sipag mo. Bakit pala? Kasi boy, pag nag-delete ka kasi ng mga email, nakaka-save ka ng energy and also ng data. At malalas mo pa yung carbon emission. Alam mo ba boy, pag nag-delete ka ng 500 old email, makakaalis ka ng 175 grams of carbon dioxide. Kasi kada isang email, nagka-contribute siya ng 0.3 grams of CO2. Ay, ganun pala yun. Sige boy, pagkatapos mo dyan ako naman. Didelete ko lang yung mga email ko sa ex ko. Kaya simula nun, nag-delete na ako ng mga email ko eh. Meron pa palang isang beses. Nanonoy lalamunan ko. Bili mo na ako tubig para. Pre, itong tumbler ko na lang gamitin mo. Pali mag-refill ka na lang. Kasi magiging dagdag kalat lang yung ano yung plastic bottle. Salamat pre ha. Ito kaya si Kenneth. Ito naman si Kenneth Arimado, 21 years old, from Bet MT4A. Siya yung pinakamakulit sa aming tropahan. Pero sobrang sipag niya. Alam niyo bakit? Isa siyang working student. Order number 69 po, Sir CJ. Ito po yung order niya, sir. Check na lang po. Oh! Bakit po yung straw sa kukok? Ay, sorry po sir. Available lang po yung straw natin sa kukok po. Gusto ko ng straw? Pasensya na po talaga. Nasaan yung manager? Tawagin mo. Okay.
Sir, ano pong problema natin? Ito kasi yung pinayado mo. Walang straw sa kuko. Ma'am, against po kasi yung sa policy natin na ma-eliminate po yung paggamit natin ng plastic. Ako na bahala dito, sir. Sorry po, ma'am. Ay, kunin ko lang po sa yung straw na pasigitan pa. Sir, ito po yung straw na po. Pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Buti naman. Pakinig ka sa boss mo. Oh. Ay, susunod. Pwede mo na lang. Para hindi mo po tawag. Grabe nga yung paninindigan niya dyan. Sinisigawan na siya. Nakaaway niya pa yung manager niya. Pero meron pang isa. Pangos ang pormahan mo ngayon, boy, ha? 10 piso lang yan, pre. Ukay. Ay, oh. Oo. Oh, ukay, ha? Oo naman. Eh, kasi makakatipid tayo sa, ano, imbis na nakatambak lang yung mga damit, bilhin na lang natin. Ang gagamit pa, maganda pa, original pa. Naku, sumama mo na kaya ako niyan para maging kasing angas mo din ako. Ano? O, para mo. Sa akin yun. Saan ba yan? Eh, ito kayang si Dex. Ito naman, si Dexter Dalagan. 21 years old, from BetMT4A. Ito yung good boy. Tahimik sa tropahan. Kaso, hindi siya palalabas ng bahay. Ito kaya si Dexter. Ano kaya natulong nito sa environment? Ay, teka. Nung nasa bahay kami nila, init naman? Saksa ko yan, Tonya. Huwag na. May isa lang namang ginagamit yun eh. Titipid ba kayo? Bukod doon, kapag binuksan mo yung aircon, may dalawang coolant agent na nilalabas yun. Una is chlorofluorocarbon at saka hydrofluorocarbon na nagkakanihin na pagkabutas ng mga layer natin. Kaya magpaypay ka na muna dyan. At yung charger nyo pala kapag hindi ginagamit, tanggalin nyo. Ay, sorry. Para makalisay na energy. Okay. Yawap-map na lang ako. Eh, ito kayang si Kyle. At ang huli, si Kyle Madula. 21 years old from BetMT4A. Siya yung pinakamasiyahin sa aming lahat. Kaso nga lang, bali yung kamay. Pero ganun pa man, sobrang palabiru pa rin ito. Kahit sobrang corny na. Eh, ito kaya si Kyle. Laging ang kinukuha ni Kyle yung mga hindi namin nauubos na mga pagkain eh. Uy, baka pala. Ano? Ilan yung napunta tayo school? Hindi pa kami tapos eh. Sub na ako eh. Ang dami pa niya. Dami pa ba na ito? O ito? Sumaba? Baka niya, lagyan niya dito yan. Pero ito, sub na ako. Ano akong malalagay siya? Naubos na ako. Ayan, dito. Bakit? Lagay mo. Teka lang, kaya mo ba ako sila dyan? Sub na yun sa kasatsang ko. Bali, ipunin ko lang para hindi masayang. Kasi, alam nyo ba? Kapag ka nagtira na naman tayo pagkain, makadagdag lang tayo sa food base. Susunod kasi, magdadala kayo nung kaya niya na ubusin. Mindset ba? Mindset? Subahin ko lang kakain. Yan, tama yan. Nakaubos. Man. Bayak na, bayak. Tara na. Wala pa sa wala ko na. Pre, may asayos na ako. Hey! Sir! Buti na lang nasa mabuti akong samahan. Di man kayo perfect, pero at least, meron kayong mga paraan para makatulong sa ating environment. Salamat mga pre, dahil sa inyo meron na akong sagot sa assignment. Hanggang sa muli, at sabay-sabay nating pahalagahan ang ating environment.
ang kalikasan ang tumutukoy sa kasiyahan ng mga tao. Ang ating kalikasan ay nahati sa iba't ibang uri at iba't ibang lugar. Kahit ganun pa man, ang kalikasan ang bumubuo sa ating pangangailangan. At ito ang nagbibigay ginhawa buhay at nagsisilbing ugat ng ating kabuhayan. Ang pagkawala at pagkasira ng kalikasan ay ating pagkasira ng buhay rin natin. Ang sabi nga't, ang ating kalikasan ay ang ating pakingatan. Kapag ating pinabayaan, masisira ang ating kinabukasan. Kaya't ano pa mang mangyari, bigyan nating pansin ang pangangailangan ng kalikasan natin. Tanging hinihiling lamang ito ay ang pagmamahal at pag-aalaga ng mga tao. Ang bawat tao ay obligadong pangalagaan ang kalikasan. Dahil marami tayo at iisa ang kalikasan. May pagkakataon tayo sa lahat ng bagay na mabago at maitama ang lahat. Sabay-sabay nating bigyan pansin ang ating kalikasan. Kahit na maliit na bagay na ating ginagawa, ay nagdudulot ito ng malaking bagay para sa ating kalikasan. Simulan natin sa sarili ang pagbabago at ibahagi natin ito sa kapwa nating tao. Ang para sa kalikasan ay para sa ating magandang pamumuhay sa hinaharap at sa mga susunod na henerasyon.